Hello there, everyone! Mga lovely explorers! Kayo ba ay naniwala sa mga pampaswerte? Kayo ba ay sawa na sa buhay na malas, puro kamalasan, puro laging nalang inaalat, walang pera? At gusto niyo bang magkaroon ng swerte ang buhay niyo? Kung yun ay gusto niyo, ay panoorin niyo ang aking video mula umpisa hanggang sa matapos. Lovely explorers, ang pag-usapan natin ngayon ay about sa mga ritual na nagbibigay na pampaswerte sa ating buhay. Ay sawang-sawa na, di ba? Lalo na sa mga taong laging minamalas, mayroong sahod, pero walang ipon, hindi nagkakapera. Siguro mayroong malas na nakaakibat sa inyo, sa atin. So, kailangan natin kontrolin, tanggalin yun sa buhay natin para dumaloy naman ang kasaganahan sa buhay natin. So, let's explore ngayon. So ngayon kagawa tayo ng pampaswerte gamit ang star anise. So ito yon. Kailangan natin ng una, star anise, pitong buto ng star anise. Ano, alam niyo ba ang star anise? Ito yon. Ito yung star anise. Ginagamit to sa humba. Ang bango nito pag humba. Na-imagine ko yung humba. Nagugutom ako. So ito yon. So ito yung buto niya sa loob. Mayroon siyang buto sa loob. Yan. Tatanggalin natin siya. At kailangan natin yung pitong piraso. Tapos, kailangan natin ng silver na pera. Piso. Kung meron kayong piso, silver siya eh. So, pampataboy daw yun ng kamalasan. At nag-a-attract ng swerte. So, kailangan natin yun. Tapos, kailangan natin ng tatlong dahon ng laurel. So, meron tayo ditong dahon ng laurel. Kung meron na kayong mabibili sa palengke na medyo buo-buo naman, yun sa akin may buo, pero meron din mga pingas. Pero okay lang yan. So, kailangan natin ng panulat, ball pen, or pentel pen, or mga sign pen, yon. Para gamitin natin pang sulat ng ating mga kahilingan dito sa dahon ng laurel. Para madali isulat, hindi siya nabubura. And then, kailangan din natin ng tela. So, ang tela, pwede siyang pwedeng green at pwedeng, ang green kasi nagsisimbolo ng pera. Yung pula, pang pa-attract ng swerte. Pero itong orange or gold or yellow gold, ito daw ang mabilisan. Pag mabilisan na, gusto mo mabilisan na matutupad yung wish mo, gamitan mo nito or orange. So, bumili ako nito. Meron ko isang malaki kasi kailangan ko ng maraming pampaswerte. So, ito, kailangan natin. Tapos, yung coins, saglit lang. Kasi yung coins natin sa yung piso, yung mga silver natin na pera, di ba, galing yan sa iba't ibang klaseng tao. Baka naman yung taong last na humawak nito may kaakibat ng kamalasan. So, mapupunta naman yun sa'yo. So, ang gagawin mo is i-energize mo siya. Kumuha ka ng baso or may bote ka dyan or mga ladies choice na wala ng laman, tanggalan mo ng mga label yan, linisan mo, lagyan mo siya ng tubig, tapos lagyan mo ng isang kutsarang suka at asin. Ngayon ilublob mo, kung marami kang coins dyan, marami kang extra na coins, damihan mo na para next mong gagawa ka ng pampaswerte. Nakaready na yung mga coins mo. So ito, meron akong, wala naman akong piso dito kasi nasa abroad ako. So, meron akong $5 na silver. So, na-energized ko na siya, naibabad ko na siya. Pero kung meron kayong mga tubig na natural, galing sa dagat, galing sa ilog, pwede siyang gamitin kasi mga natural yan. Yan ay ng kasaganaan. Kasi yung, di ba, yung ulan, yan ang pangsagana yan, di ba? Dahil sa ulan, nagkaroon ng kasaganahan. Ang ating mga tanim ay
lumalago, tumutubo, tapos yung yung palay tumutubo, sorry, na ano yung lalamunan ko, tapos kaya ano siya, tapos yung tubig ng dagat, tubig ng galing sa ilog, yung laging dumadaloy, so yun, pwede daw siyang gamitin pang pa-energize ng quest mo. Pero pag wala yun, yun yung tubig na plain water lang galing sa gripo, ilagay nyo siya sa mga bote na clear, tapos lagay nyo na isang kusyarang suka nga at saka asin, tapos lablog mo siya yung ano. Ngayon, ibilad mo siya sa sinag ng araw at tuyuin mo siya, tanggalin mo siya after 5 minutes or 15 minutes, tanggalin mo na siya at huwag mo siyang punan. Hayaan mo lang siyang mabilad sa araw or mahanginan doon may silangan. Kasi doon sisikat ang araw sa buon yung positive energy. Ngayon, pagtapos na siya, yun, ang gamitin mo na. Ganito yung papel, ganitong paggawa. Ito yung, ay yung papel, yung cloth ng gold or pula. Tapos, ilagay mo yung laurel, sunatan mo siya ng mga wishes mo. Dito lahat, isulat mo, pangalan mo, isulat mo. Kung gusto mo ng signature, lagyan mo ng signature mo. Tapos, signature na pa, ano yung dulo, pataas. Huwag yung pababa kasi pa, ano yun, pasubsob. Tapos, yun, tag natapos mo na, may mga wish ka na dito, lahat ng kahilingan mo, magkaroon ka ng, kumbaga, gusto mo ng extra income aside sa sahod mo, kung mayroong kang trabaho, or kung wala ka pang trabaho, kailangan mo ng trabaho, i-wish mo dyan. Tapos, kung magkaroon ka ng negosyo, i-wish mo lahat dyan, magkaroon ka ng maraming pera, siksik, liglig, at umaapaw na pera. Yun, lagay mo dyan. Wala namang bayad mag-wish eh. Free mag-wish. So, lahat yan isulat mo. Kailangan mo magkaroon ka ng sasakyan, makabili ka ng maraming lupa, makapagpatayo ka ng bahay, magkaroon ka ng maraming pera agad-agad. Tapos, lagay mo na lahat. O na dyan, yung laurel ilagay mo. Lagay mo yung tatlong laurel dyan. Ngayon, ilagay mo yung ano mo, pera mo, yung silver mo, yung tao paharap sa iyo sa taas, ganyan. Tapos ilagay mo ngayon yung itong buto ng star anise. So ito yung buto ng star anise, ito yung itsura niya. So guys, yan po yung buto ng star anise, and yun na po siya. Ganyan. Tapos, tupiin natin yung tela. So, ngayon guys, punta kayo sa may silangan. Doon kayo magdasal. Magpray muna kayo sa Panginoon. Siyempre, magpasalamat muna tayo sa mga blessings na binigay niya sa atin. Yung magkalusugan na binigay niya sa atin is blessing na yun kasi napakaraming taong mayaman nga sila pero punong-puno ng sakit. So, nauubos yung pera nila. Kaya yung malusog na pangatawa na meron tayo is blessing na yan galing sa Panginoon. So magpasalamat tayo sa mga blessings na dumating sa atin at mga blessings na darating pa sa buhay natin. Ipagpasalamat natin yun. I-claim na natin yun ng advance. Ganun yun. Tapos mong manalangin sa Panginoon. Kailangan taimtim yung panalangin mo galing sa puso. Hindi yung lumulutang yung isip mo tapos nagdadasal ka, so hindi yun. Kailangan galing sa puso yung pagdadasal mo at paghingi mo ng ano, pasasalamat. Ngayon, tapos ka nang magdasal, gumawa ka na ng wish, iharap mo to sa silangan, magpasinag ka sa araw alas 6:30 hanggang alas 8. Ngayon mag-wish ka nito. So wag kang gumawa, wag kang magsalita ng ano, yung so magdasal ka, mag-wish ka, huwag kang kumamit ng sana kasi ikaw yung master, ikaw yung, ito yung pinaka-genie mo. Sa itong dahon ng laurel, ito ay napakamabisa pagdating sa mga wishes. So huwag kang magsalita ng sana, kumbaga direct to the point, lahat ng hiningi mo, lahat ng isusulat mo, yun din ang sasabihin mo sa harap ng araw. Na lahat, matutupad ang lahat ng kahilingan mo sa pamagitan ng pampaswerte na ito, matutupad lahat ng kahilingan mo. Agad-agad,
magkaroon ka ng pera. Kung lalo man lahat ang wish mong ganun. Tapos, pag natapos mo na yung wish mo, tutupiin mo na siya. Ito, tupiin mo na siya. Tapos, so ngayon, tupiin mo na siya, tapos tahiin mo. At ngayon, pwede mo siyang ilagay sa iyong wallet or sa iyong bag. Pwede rin, kung mayroon kang tindahan, pwede mo siyang ilagay doon sa rinola na pinaglagyan mo ng pera. Siya ang pampaswerte doon, pambadami ng benta mo. Ngayon, pwede mo rin siyang ilagay sa iyong ilalim ng higaan or sa iyong ilalim ng unan. Basta ito ay lagi magpapaswerte sa iyo. Think positive lang na mangyayari sa iyo ang mga wish mo. So, ganito yun. Habang gumagawa ka ng wish, gumawa ka rin ng paraan para magkaroon ka ng extra na pagkakakitaan. Ganun yun. Tapos, ang gagawin natin is mag-set tayo ng goal. Kailangan talaga sa atin sarili. Kung anong finifeed natin sa utak natin, yun yung nangyayari. Kung pag negative ka, lagi kang nagagalit, lagi kang naiinis, lagi kang nagsalita na, wala akong pera, wala akong pera. Talagang mawawalan ka ng pera. Kumbaga, kung mayroong mga bagay na gusto mong bilhin, kahit wala kang pera, sabihin mo, wala akong budget niyan. Huwag mo sabihin, wala akong pera, wala akong pera, kasi lang mawawalan kang lalo. Lalo kang mamalasin, kasi lagi kang... Kasi kung ano sinasabi mo, yun din ang mangyayari sa'yo. So, ang gagawin mo, kahit wala kang ang pera, lagi mong isipin, marami akong pera, at mayaman ako, mayaman ako. Ganyan yun, so mag-positive ka, so mag-set ka rin ng goal. Kasi pag wala tayong goal, wala tayong patutunguhan, diba? So mag-set ka ng goal na makakaipon ako sa taon na to, sa pagdating ng next year, marami na akong pera, makapag-start ako ng negosyo. Tapos, i-let go mo yung expectations mo. Kasi, diba, nag-wish ka na. Siyempre, win-wish natin na agad-agad, matutupad ang ating kahilingan, agad-agad ay mangyayari sa atin na magkaroon tayo ng maraming pera. Pero, sa totoo, is huwag mong masyadong i-expect yun. Kung maghahayaan mo lang siya nang mag-flow naturally, parang kalimutan mo lang na nag-wish ka. Kasi yun ang time na gagana siya. Pagkakalimutan mo lang na nag-wish ka. Pero nag-wish ka nga. Mayroon ka ng goal na ganito ang mangyayari sa'yo, sa ganitong ano, magkaroon ako ng pera, makabili ako ng bahay, makaipon ako. Ngayon, nandoon na yun sa ganitong petsa, mayaman ako ng ganitong pesa. Nandun na yung goal mo. Tapos yun yung pagsikapan mo na ma-achieve mo yung goal mo. Plus yung pampaswerte mo at saka yung wish mo. Yun nga nabasa ko nga, pag yung wish mo daw ay talagang isusulat mo, yun ay magkatotoo. Kasi parang may mga goddess na binabasa siya. Tapos yun, nakikita niya yung mga wish mo, matutupad yun. Although hindi man lahat, mayroon at mayroong matutupad doon sa mga wishes mo. And then, ano mo lang siya. Huwag mo siyang isipin araw-araw na para bang katulad ng cellphone na mayroon kang hinihintay na tawag, tapos mayroon kang hinihintay na text, tapos tingin ka lang tingin, madismaya ka lang kasi wala naman. Pero hayaan mo siya, hayaan mo yun. Saka naman siya mayroong, pag sinabing hayaan mo na, saka naman mayroong magte-text sa'yo, may nag-visit. Pero pag lagi mong iniisip na, no, wala. So, yung nag-wish ka, i-let go mo yung expectations mo. Huwag kang masyadong mag-expect na ano. Kapag after mo nag-wish, hayaan mo lang. Kalimutan mo lang siya. Tapos, hayaan mo lang. Magtrabaho ka lang ng magtrabaho. Gumawa ka ng mga paraan. At i-let go mo siya para hindi ka naman masyadong masasaktan kapag masyado kang nag-expect na talagang bukas na bukas ay magkaroon ng katuparan yung mga wish mo. Hindi yun. Hayaan mo lang siya. Naturally, na mag-flow siya. Tapos, yung expectations mo hindi ganun ka ano, so hindi ka ganun masaktan, pero matutupad at natutupad yan. Tapos pet allow the knowing, kasi parang alam mo nag-wish ka pero hinayaan mo lang siya. Pagka alam mo nag-wish ka, alam mo may goal ka, tapos pero huwag kang masyadong mag-expect para hindi ka masaktan, pero alam mong nandun yun. Kung baga kalimutan mo lang siya, basta gumawa ka lang, bisihin mo sarili mo, gumawa ka ng mga paraan, paano magka-pera, magkaroon ng extra na income. So, ganun yun. I-share ko pala sa inyo. Noong 2017, pumunta pala ako ng Cebu sa may Simala. Paano ba yung Simala or Simala? Doon sa Cebu, basta pumunta ako doon. Tapos, mayroon doon sa Mahal na Berhen na ano, ng Simala. May papel doon. Kailangan mo palang isulat ang wish mo, tapos ihulog mo siya doon. Isa sa wish ko doon is makapag-take ako ng board exam. Kasi
wala akong time talaga. Kumbaga, imposible. Kasi lagi akong nasa abroad. Tapos, anong gagawin ko? Paano ako makatayong nag-exam? Pag uwi ko ng Pinas, saglit lang noon. Balik na naman ako sa ibang bansa, ilang buwan lang. So, kumbaga, imposible makatay ako ng board exam. Imposible mangyari yun. Tapos, nung nasa Pinas naman na ako, nagtrabaho ako sa sales. Wala akong oras din kasi every Sunday may trabaho kami, may ano kami, overtime. So, wala akong time mag-review. Hindi naman maganda yung mag-take ka ng exam tapos wala kang review. Ano yun? Hindi naman pwedeng i-guess-guess mo lang yung mga answer doon. Kailangan pagsikapan mo. So, yung nandun 2017, nag-wish ako na makatake ako ng board exam, makapasa ako maging licensed teacher ako. Ganun ang wish ko. Pero alam ko naman imposible. Basta finish ko lang siya. Sana mahal na berhen na magiging ano ako, licensed teacher. Tapos, hinulog ko na siya. Sinusulat yung mga wishes doon. Tapos, marami nagpapatutuo doon sa ano na natutupad yung mga kahilingan nila. So, nagsulat din ako. Marami akong wishes. So, hinulog ko lang siya. Tapos, nawala na sa isip ko yun na may ano. Tapos, itong 2018, may nakapagsabi sa akin na mayroong board exam dito sa abroad, dito sa Hong Kong. So, sabi ko, sige nga. Tapos, nag-take ako ng exam. Tapos, ayun, nagsikap naman ako. Talagang pinagsikapan ko kaya lumusot. Dalawang dekada na mahigit, hindi talaga ako nakaano kasi wala nga akong oras, walang time, tapos wala ko rin akong time mag-review. Tapos yun. Ngayon ko lang lately naalala, nag-wish nga pala ako doon sa kay Mama Mary sa May Simala sa Cebu. Nag-wish nga pala ako noon. Ngayon ko lang na-recall na oo nga pala. So baka nakalimutan ko na yung wish ko pero sinulat ko. 2017 ko, naalala ko 2017 ko yun winish kasi yun yung time na umuwi ako ng Pinas kasi gagraduate yung anak ko ng grade 6. Tapos 2018, yun yung nag-take ako ng board exam. Tapos pumasa ako noong 2018. Take one ako din. ano ko na siya. So, girlname ko siya. At saka ito, ganito yun guys. Pag i-claim mo yung isang bagay at positive na positive yung pag-claim mo, nagkakatotoo talaga siya. Naalala ko si Dr. Carl Balita ng CBRC, may-ari ng review center. Sabi niya, isigaw niyo ng malakas! Isigaw niyo ng malakas! Papasa ako! Alam mo, parang mabibingi na yung katabi ko sa lakas ng sigaw ko. Napapasa ako at kini-claim ko talaga siya. Pinagpasalamatan ko. Bago ko siya nahawakan na yung pagpasa ko, kiniklaim ko na siya na pasado ako, papasa ako, pasado ako, lagi ko inimagine bago ako matulog. Kasi yung mga bagay, kung anong finifeed mo sa utak mo, yun din ibibigay ng universe sa'yo, yun din ang makatulog na matutupad, yun din ang ibibigay sa Panginoon. Pasasalamatan mo na siya bago siya mangyari. So, ganun guys. So, ganun din ang gagawin natin. Kumbaga, ayun na yung gagawin natin pampaswerte. Tapos sipag at syaga. Sabi nga, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Sabayan natin na sipag at syaga. Tapos, positive thinking. Tanggalin mo yung negative energy mo sa katawan, yung mga ano natin. Tapos, ganito yun. So guys, may ituturo ako sa inyo na affirmation, money magnet. Kumuha kayo ng ballpen at papel, isulat nyo to. Tapos nyo isulat, basahin nyo to 7 times bago kayo matulog at pagising. Kumbaga, pwede mo siyang idikit sa inyong dingding malapit sa iyong higaan para lagi mo siyang nakikita. Kumbaga, pwede mo rin siyang tabihan ng mga pictures. Pictures ng car, ng house and lot, ng maraming pera. Idikit mo siya, magkatabi, at tapos itong money magnet na ano, babasahin natin at isusulat natin. Kumbaga, rich affirmation siya. So, ganito yun. Ito yun. I am overflowing with abundance and prosperity. Abundance is within me and abundance is around me. I am worthy of being wealthy. Money comes to me in expected and unexpected way. Again, I am overflowing with abundance and prosperity. Abundance is within me and abundance is around me. I am worthy of being wealthy. Money comes to me in expected and unexpected way.
isulat nyo yan, tapos idikit nyo malapit sa inyong higaan. Pagising nyo at pagtulog nyo, bago kayo matulog, bago kayo gumising, bumangon, pagising nyo, basahin nyo siya ng 7 times. At yun ang lagi nyong iisipin. Kasi kung anong finifeed nyo sa utak nyo, yun, at maging positive kayo, yan ay mangyayari sa buhay nyo. Tandaan nyo yan. So yun lang po guys. Thank you for watching. At saka, please subscribe to my channel para updated kayo sa mga videos ko. At saka, marami pa akong, hindi lang dito sa Pampaswerte, marami pa akong gagawing videos. And please turn on your notification bell and have a lovely day. Have a lovely night. Baga, Friday ngayon. Friday. So, pwede niyo siyang gawin ng Friday at Tuesday. Ano na pa, pag ibang araw, pwede kayo, basta nakaret. Okay, pwede niyo rin siyang gawin ng madaling araw, ng Friday, 3 o'clock. So, yun. Thank you for watching. I hope you enjoy watching my video. Maraming salamat. Sheshe.